Mini vlog! Nagluto nga pala ako ng alige fried rice. Pagising ko kasi sa umaga, nakita ko ang dami na naman naming kanin. Kaya sabi ko kay Daddy Bay, pupunta kami ngayon sa palengke para bumili ng pwede naming ipang sahog. Para ito na rin yung ulam. Etong aligi kasi namin ang tagal-tagal na sa ref. Kaya bago pa ma-expired to, kailangan gawan ko na ng paraan. Hinugasan ko nga lang pala yung mga tahong, tapos makukuluan hanggang sa bumuka sila. Habang nakasalang nga yan, itong mga hipon naman ang hinugasan ko para hindi sayang yung oras. Kapag bumuka na nga pala yung tahong, luto na po siya. Yung mga shell nga po pala niyan, ay hindi natin gagamitin. Medyo mainit pa yung tahong kaya naghiwa muna ako ng sibuyas. Kahit naman anong hiwa pwede dito. Pero dahil masipag ako today, ganyan ang ginawa ko. Nung malamig na yung tahong, iniwalay ko lang yung mga laman sa shell. Dinadahan-dahan ko nga lang pala yan para po hindi madurog. Opo, dahan-dahan lang yan, naka-timelapse lang. Hay, naku naman talaga. In fairness, ang dali lang pala. Ayan, ready na lahat ng ingredient. Screenshot nyo na lang po. Tamad yarn. Nung mainit na yung kawali, naglagay ako ng konting mantika. Iginis ako sandali yung hipon. Tapos sinunod ko na rin tong mga tahong. Naglagay na ako ng butter, ng asin at ng durog na paminta. Hinahalo-halo ko lang mabuti para matunaw yung butter ng tuluyan. Sisimmer mo lang naman ng konti yung sauce. Tapos hihintayin mo na lang din na maging orange yung hipon. Ayan, okay na, isiset aside muna natin to. Proceed na tayo sa alige rice. Naglagay lang ako ulit ng konting mantika. Ginisa yung sibuyas at bawang. Tapos naglagay ng butter. Lahat po ng ingredients ko dyan tantsa-tantsa lang. Nung natunaw na po yung butter, nilagay ko na yung mga kaning lamig. Haluin lang ulit mabuti hanggang sa magkulay butter na yung rice. Medyo madami pa yung butter kaya naglagay pa ako ng konting kanin. Pagpasensyahan nyo na't panay ako halo. Kung ayaw nyong maghalo, kayo ang magluto, charot. Naglagay na nga rin pala ako ng alige. Depende po sa dami na gusto nyo. Mas okay kung kukontian nyo muna kasi madali na lang naman din magdagdag. Diyos ko, itsura pa lang parang ang sarap-sarap na talaga. Nung natapos na yung paghahalo, ayan na yung naging itsura. Yung sauce po ng hipon at tahong kanina, kinuha ko tapos hinalo ko dyan. Isa kasi to sa magdadagdag sa lasa. Sobrang dali nga din po pala gawin ito kaya pwedeng-pwede nyo rin itry. Naglagay nga din po pala ako ng konting salt at pepper. Haluin nyo ulit mabuti para magblend ng maayos. At kapag alam nyo namang okay na, pwede nyo na pong tikman para malaman nyo kung ano yung mga idadagdag. Medyo matabang kaya naglagay ako nitong garlic salt. Pero kung wala naman po kayo nyan, pwede namang asin. Yung iba naman, soy sauce ang dinadagdag. Ayan, okay na po yan. Yung hipon at tahong kanina, pwede nyo na pong ihalo or gawing toppings para hindi kayo mahirapan kapag kukuha na kayo ng rice at ulam. Yung iba kasing nakita ko nyan, hinalo-halo po nila. Ayan, eto na po siya. Kung gusto nyo naman ng medyo maanghang, lagyan nyo lang ng mga chili garlic na kung ano ang meron kayo. Or chili oil, para naman mas nakakagana, diba? Eto na po ang aking seafood alige fried rice. Sobrang dali lang lutuin at masarap. This time, si Daddy Bay muna yung kakain kasi nabusog na ako sa kakatikim kanina. At ayun, nagustuhan nga niya. Aba, dapat lang. Hindi ko tinigilan yan hanggat hindi masarap. Ayan ha, meron na ulit kayong idea. Kaya kapag meron kayong time, itry nyo na rin. Sa mga seafood lover dyan, ako magugustuhan nyo talaga to.